Welcome back sa ating channel, PC Basic Tips. Ang tutorial na gagawin natin ngayon guys ay kung paano tayo makakapag-xerox ng long kahit baluktot yung dulo. Sa mga nakakaalam, malamang binabago sa kanila itong gagawin nating tutorial. Pero kung di mo pa alam ang technique na to, para sa iyo to. Kaya panoorin mo to guys. Isishare ko sa inyo guys, ang isang technique na ginagawa ko para makapag-xerox ako ng long kahit medyo baluktot na yung dulo. Lalo na kung kailangan natin i-xerox itong bond paper. Kuwari, birth certificate. Kailangan natin i-xerox. Medyo luma na yung ating birth certificate. Yung dulo medyo baluktot na. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang isang technique na ginagawa ko para makapag-xerox tayo kahit baluktot yung dulo. Ngayon, ang una natin gagawin guys ay angat natin tong ibabaw. Madali lang naman ito iangat . Parang milak lang siya pero madali lang. Ayan. Tanggal na agad siya guys. Ngayon, usad ko lang yung ating printer. Ngayon guys, itong ban dito natin yung sa natin sa bilog itutulak natin hanggang dito yan. Wag nyo papasorbahan hanggang dito lang yan, at least bago dumating ng kalahati. Ganyan ang technique na ginagawa ko, kahit baluktot yung mga dulo nyan, gagana yan guys. Ngayon, bago sa kalahati itong bilog, bago sa kalahati doon natin tapat. Yan. Saka natin ibababa ngayon 'to. Yan. Pero siguraduhin niyo rin na yung ADF niya ay gumagana, kasi pag hindi gumagana yung ADF at ginawa niyo 'to at hindi gumagana yung ADF niya, hindi rin siya babasa, hindi rin kakainin. Okay, ngayon, try na natin mag-xerox. Ayan. Ngayon, pag sinerox na natin, yan. Ayan, nakita nyo guys. Alalayan na lang natin. Kasi minsan hindi rin siya lumalapat. Pero, isa sa pinaka-effective itong ginagawa ko ngayon. Ayan guys. Ganun lang guys. Sa mga nakakaalam nito, hindi na bago sa kanila to. Pero kung hindi mo pa alam yung ganitong technique guys, pabor na pabor sa inyo to. Makakatulong sa inyo to guys kahit pa paano. Makukuha ko ng isang bond paper na luma para matry natin kung talagang effective yung technique na to. Parang to guys to. And nakita nyo yung dulo, sobrang liku-liku na. Kasi ito pag ganyan liku-liku na yan, ayan, makita nyo guys. Bali-bali ko, may chance na kasi pag nilagay natin yan dyan guys, may chance na kakainin na yan kasi hindi lapat yung dulo. Gusto kasi ni Epson L5190 pag nag-xerox ka ng long, kasi long kasi sa ibabaw yung short, dito lang naman short A4, yung long dito talaga sa ibabaw kakainin, iikot kasi yan Gusto talaga niya yung flat, at least flat na ganyan. And eto ngayon guys, eto may lukot na yung dulo nya ngayon. Tatry ngayon natin yung technique na gagawin natin. Yung technique na ginawa natin kanina. Ngayon, angat lang uli natin to. Simple lang naman tong tutorial na ito, pero kung di mo pa alam, makakatulong sa'yo to. Ayun, tanda natin guys, bago dumating ng kalahati ng bilog. Yan. Tapos,
Yan. Baba lang natin. Tapos, sure natin guys ha, yung ADF. Ewan ko lang kung dikita kasi dyan sa ano eh. Ayan. Kailan sure nyo yung ADF ay binabasa. Kasi pag hindi, hindi rin siya ano yun. Hindi rin siya kakainin. Ngayon, try natin guys kung kakainin ba siya o magdidire-diretso. Try natin mag-serax ulit. Pag ganyan guys, nahirapan siya, tulok-tulok mo lang ng konti. Parang aalalayan niya. Kasi nga, baluktot siya eh. Pero the best yun. Isa sa mga technique. Ayan. Ano ba guys, nakapag-serox tayo. Kahit baluktot yung dulo. Ayan, nakapag-serox pa rin tayo. Kahit baluktot yung dulo niya, nakita mo guys. Kasi kung di natin ginawa yung pag-angat dito, yung simpleng technique na ginawa natin at di natin inangat, di natin inangat dyan at di natin ilagay dyan yung technique na ginawa natin kanina, malamang may chance na kainin yan guys. Ay, lalo na kung kailangan nyo itong kailangan nyo i-xerox at medyo luma na eh, kailangan nyo sa requirements o anong mahalagang papeles eh, kailangan i-xerox. Ganun lang na technique ginagawa ko. Ganun lang din ginagawa ko sa mga customer ko pag may nagpapaserox ng sobrang lumang, sobrang yung mga rare na burst of PP cake. Ganun lang ginagawa ko. Nakita naman guys. Diba baloktot yan. Di, kakainin eh pag nirekta natin dito yan. Kakainin na yan. Babasahin nga siya ni ADF. Wow, sabihin natin binasa. Binasa siya ni ADF. Eh, pag sinerox mo yan, kakainin na ipapaling na ganun. Kasi nga dahil hindi siya flat. Dahil ginawa natin yung simpleng technique kanina, nakapag-serox tayo. Pero kung napansin nyo, medyo umiipit, di ba? Kasi nga baloktot. Kaya ang isa pang technique, aalalayan nyo lang ganyan. Medyo tutulak nyo lang ng konti. In case na ganun, parang kanina. Bira lang naman mangyari ganun, pero pag nangyari yung katulad nung kanina, itutulak nyo lang. Mapag-xerox na yun. Kaya kung may mga papeles pa yung medyo luma na, sundan nyo lang yung basic technique na tinuro natin, ginawa natin kanina. At makakatulong sa inyo yun guys. Okay guys, maraming salamat. At kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at marami pa tayong basic na gagawin. Okay, bye-bye guys. Thank you.